Welcome sa Joe Plantito Vlogs. So our plant of the day, plantito at saka plantita. Ito yun. Ito yung giant na alocasia. So kung tingnan nyo, tinatawag siyang alocasia stingray. Kasi tingnan nyo naman, may buntot. So there is a tail. So they call this sometimes alocasia stingray. Pero nang giresearch ko, ito pala is variegated. So variegated alocasia santusuma. So guys, ito yung tinatawag na alocasia santusuma variegata. So in short, variegated alocasia. Ang difference lang is tinatawag itong stingray kasi meron siyang buntot. Tingnan nyo, in a closer look. So there is a tail, and sometimes they call this one Mickey Mouse. Kasi tingnan nyo, giant ear at saka ito. So tingnan nyo sa laki nito, tingnan nyo guys. Iganyan ko, 1, 2, 3. So sa sobrang laki, para siyang giant. So meron pang isang down, no? So ngayong umaga, i-propagate natin. Baka meron na naman siyang young baby. At saka, ituro ko rin sa inyo kung paano ang care tips ko, paano ko inalagaan, gipropagate, at saka paano ko, bakit napalaki ito, tingnan nyo, giant. So kung tingnan nyo, meron na naman siyang young leaf. Oh, ito yung young baby niya, young dahon niya, young leaf. At saka kung tingnan nyo, maglabas yung young leaf, ito naman nag-die back. So tingnan nyo, ito yung fourth leaf. So pag mag-die back to, lumabas na yung bagong dahon. Ito yung bagong dahon guys, very amazing yung color niya, yellow, green, white combination niya. At saka kung tingnan nyo, meron din siyang ito, meron din siyang tail, meron siyang buntot, tingnan nyo. Para talagang stingray. So whatever tinatawag ito, stingray, Mickey Mouse or side pocket. Ito rin tinatawag na side pocket guys. Kasi tingnan nyo naman, meron siyang, para siyang lalagyan ng pira dito. Ito tingnan nyo. Ito, pero may meron siyang butas konti. Ang purpose talaga dito is pag mag-ulan is mag-store siya ng water. So ito talaga yung natural instinct ng dahon na ito, para mag-preserve siya ng water, magamit niya later on kung uhaw na siya. So ito amazing guys. Ngayong umaga, ituro ko sa inyo yung sikreto ko, paano ko siya pinalaki. So tingnan nyo, let's go down, baba tayo. Baba tayo guys. Oh ito. Oh, tingnan nyo sa wild garden ko, ang daming nagtubo dito guys. Mga alocasia varieties, ang dami. Pakita ko muna sa inyo before tayo magpunta sa ito. Marami talaga, tingnan nyo. Black velvet, ito bago ko nabili. Meron pang BB na variegated alocasia. Ito bago ko nabili ito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito guys, asa ka ito. So ngayon punta na tayo sa santusuma or stingray na alocasia. O ito, tingnan nyo. So ito yung young baby niya. Kung tingnan nyo, may young baby pa, maliit o. Pero hindi pa ito pwede i-propagate guys, kasi maliit pa masyado, tingnan nyo. Pero ito, okay na ito kasi malaki na siya. So pwede na natin ito i-propagate. So mag-propagate kayo, before nyo kunin ang kuhan, kailangan nyo diligan muna. O ito, para madali lang siyang mabunot, ma-uproot, easy to uproot guys. So ito na, nabasa pa ang cellphone. So ito na, kunin na natin ang young baby, ipropagate natin guys. Ito, ilapit natin para makita nyo talaga. Ito, ilapit natin ang camera. So para makuha, ready na siguro ito guys. So dito, so dito natin kunin ang young baby. Oh, ito na. Remove natin ito guys. Oh, ito. Oops. Oops. Ito na. So ilagay natin dito guys sa planggana. Oops. Oh, ito. So ito na yung baby niya. Yung nakuha natin sa mother plant. At saka yung lupa na ginamit ko is ordinary garden soil.
sandy loam yung texture niya, yung sandy loam type. At saka meron tong compost na kukupit. So ganito, itanim natin ito. Tingnan nyo, may roots. May mga roots yan ako ha. So dito natin ito itanim guys. So lagyan nyo ng lupa. At saka, meron na tayong bagong... Ito, dilikan muna natin ito guys. Saka dilikan natin for 2 weeks. Huwag yung dilikan, ilagay nyo lang sa shaded area para mag-heal yung anya. So ito na, meron na tayong bagong young baby na alocasia. Alocasia na giant at saka merong dwarf. So ito, paano ko napalaki guys, is giwild ko yung mother plant. So giwild ko siya, kaya napalaki ko siya sa sobrang laki. Tingnan nyo. Oh, ang liit na ng mukha ko, sala sobrang laki. So ito yung sikreto ko, gipawild ko muna siya before i-transfer sa pot. Pero gipawild ko para magkaroon ng ganito guys. Kaya nagkaroon ako ng very malaki at saka very healthy na young baby. So ito, tularan nyo ito guys, i-wild nyo muna yung mother plant, saka yung inyong baby nyo, pwede nyo lang harvest. So Juplantito Vlogs, thank you very much. See you in my future videos. Salamat kaibigan!